Morning mga kaagro, welcome ulit sa aking channel. Kahapon ng hapon, nag-spray ako ng natural spray dito sa aking ceiling native. Ito na yung resulta ng aking natural spray. Yung mga insekto, namatay na, nahulog na. Ayan mga kaagro. At ito mga kaagro. Ayan mga kaagro. Namatay na rin. At ito, bumaligtad na rin. Ayan mga kaagro. Bumaligtad na at namatay na siya doon sa aking natural spray. At ito, wala na. Wala nang insekto sa kanyang dahon. Nahulog na siguro sa lupa. At ito pa mga kaagro, hindi na nakaakyat. Ay mga kaagro, hindi na siya nakaakyat. At naamoy na niya yung natural spray na ginawa ko. Ayan mga kaagro, ito ang resulta ng aking natural spray. Ayan mga kaagro. Ayan mga kaagro, wala nang buhay yung mga insekto. At yung iba, lumipat na sila sa damo. At dito rin sa aking maliliit na dahon ng aking ceiling native, wala na rin yung mga ibang insekto. Nakatulad ng langgam at yung sumisira sa dahon na mga aphids. At itong mga maliliit na dahon, may chance na siyang lumaki ang mga dahon dahil wala nang mga insektong sumisira. At lalaki na rin yung mga bunga ng aking ceiling native. At itong natural spray na ginawa ko mga kaagro, pwede natin i-apply sa kahit anong gulay. Kahit anong klaseng gulay, pwede natin i-apply tuwing hapon. Huwag pong umaga kasi pwedeng masira ang dahon kung umaga dahil sa sikat ng araw. Morning mga kaagro, welcome ulit sa aking channel. Ito yung talong na pinatubo ko mula sa aking seed box. Ito mga kaagro. After 2.5 months mga kaagro, nagkaroon na ng bunga. At ito na yung unang bunga ng aking talong mga kaagro. Mapapansin natin na napaka-healthy ng kanyang dahon at may mga bulaklak na sumusunod ito mga kaagro. At meron pa sa taas. At ito mga kaagro, hindi ko din nilagyan ng kahit anong abono. At yung pinatuyo ko lang na damo ang nilalagay ko sa bawat puno ng aking talong. Napakaganda mga kaagro pag nakatanim ito direct sa lupa. Dahil wala tayong makikitang maliliit na dahon o kaya'y pagkasira ng kanyang mga bulaklak.
at nakakapag-spread yung kanyang mga sanga. Hindi tulad pag nakalagay lang siya sa paso o maliit na espasyo ng pagtataniman mga kaagro. Hindi lumalaki ng ganito kahahaba ang kanyang mga dahon dahil sa espasyo ng kanyang puno. Ang in-apply ko lang dito mga kaagro, yung natural spray na ginawa ko na mula sa dishwashing liquid. Na mapapansin natin yung bunga ng mga kaagro. Walang insekto. Kahit isang butas, wala. Dahil sa natural na spray na in-apply natin mga kaagro. Mapapansin ninyo ang aking itinanim na okra dito sa aking bakuran ay malapit nang mamunga at malapit nang magkaroon ng mga bulaklak. Tulad ng isang ito na puno, malapit nang magkaroon ng bulaklak. At tulad ng isa, mayroon pang isa dito na mayroon ng maliit na pwedeng maging bulaklak. Ito mga kaagro, dinirect seeding ko to. Diniretso kong tinanim dito sa lupa. Kaya makikita ninyo, may mga tumutubong maliliit na damo. Ayan mga kaagro. Ganyan na kalalagi itong okra ko dito sa aking bakuran. At malapit nang mabunga. Maraming salamat. See you on my next video.